Magandang araw mga kalapatids. Ako nga pala si Gail Andaya, isang pigeon fancier. Kasama ko dito yung partner ko, si Jepoy Lorenzo. Magandang araw mga kalapatids, pigeon fancier. Nagkakilala kami ni Kuya noong time ng war pa, way back 2008. Kasi nag-iibon ako dati. Nag-start kami ng ibon nung bata pa ako. Tapos, tinggan niyo ulit dun sa mga kumpare ko. So, sabi ko, maglalaro ako ulit. So, ang coordinator nun, si Kuya Gail, dito sa Guarpa Tundo. So, dun kami nagkakilala, dun kami nag-meet. Tapos, hanggang sa busy na si Kuya sa biyahe niya, kasi ang biyahe niya every weekend. So, ako naman, ang paso ko, every weekdays, ako naman yung wala ng weekend. So, yung time frame namin ni Kuya, nag-meet. So, pag wala siya rito ng weekend, ako yung nandito. Pag weekdays, wala ako nandito siya. Pero pag hapon, lagi kami mag-asama. So, nagkakilala kami yan sa Guapa. Ang nag-inganyo sa akin, kami talaga eh. Simula nung bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa kalapate. Hanggang sa, yung umidad na RPAP time, nagkakarga na kami ng, ng ibon. Tapos nahinto. Tapos mga 2016, bumalik ako. Nainganyo ko kasi na natira ako ng Bulacan na sa labas ng bahay namin loadingan ng Guarpa. Kaya doon, nakapanalo naman ako sa Guarpa. Nung bumalik ako ng 2016 hanggang sa ngayon nasa MMFC na kami. Kung mag-alaga ng mga pangarerang kalapate. Dati kasi madalas okay yung kumari ko na namatay na si Narciso Payawal. Sa kanya ako natuto pero marami na rin akong in-adapt na mga sistema tsaka yung mga conditioning na yan. May mga napulot ako kay Maestro TDB tsaka sa kumpari ko kay Davidson Villanueva. Tapos yung nag-mentor sa akin, si Sniper Lock na taga US. Ayun, mula nung na-mentor niya kami, gumanda na yung lipad namin dyan sa MM. Mga linyada na na una kong talagang ninawakan, yung mga Ayan Chuba, mga Colson, Dr. Aide. Yun, talagang may inam din. Hanggang sa yung pinagbentaan ko nga ng isang direktang Ayan ko, nagpapanalo sa kanya. Naganap talaga ng mga winner sa South. Balita lang sa akin. Hanggang sa Thailand, nanalo nung nakaraan, yung lahi nun. Nag-uumpisa kasi yung karera para sa amin. Hindi kasi kami masailan ni Kuya in terms of breeding. So, karera talaga lahat. Breeding, training, sa mismo race, lagi yan. So, hindi kami nagpapabaya ni Kuya. Breeding pa lang. Kami, kung paano kami nag-uumpisa mag-breed, wala, hindi kami masailan. Basta, naka-prepare yung ibon, naka-precon siya matagal na habang wala pa yung breeding time, naka-precon na sila. Basta kami, nagpupurga lang ako, tsaka kanker, wala akong cleansing. Nagpupurga ako dalawang beses sa bago ko sila isalang. Inuulit yun after 2 weeks. Ang ginagamit ko yung in and out. Tsaka sinasamahan ko ng yung feed draw sa tubig. Ganun lang. Tapos madalas kami nagbabawang. Kaya nalilinis na rin sila. Nagbabaksin ako isang beses lang sa isang taon. Minsan di pa nga. Basta maganda condition, salang na lang kami. Basta napurgan na. Ganun lang. Wala kaming sailan. Ang ginagamit ko kay ang baksin na ginagamit ko kay yung kay Sir Saldi. Yun. 0.5 yung dosage niya. Awa ng Diyos, mainam naman, hindi nagkakasakit. Supplement na ginagamit namin, yung Pecotrin, grits, tsaka yung pink mineral. Yun lang. Wala nang iba. Kami ni Kuya, pag nagsala kami, basta ang breeding system namin ni Kuya, si Kuya pumipili ng pairing. So, pag nakapili niya si Kuya ng pairing, sasalang yan ni Kuya. So, lahat ng bloodline niya nakasalang na. So, mangyayari lang nun, hindi kami masailan si ganyan. Lalabas namin yung mga young bird namin, 30 days bago namin. Kaya pagkahiwalay namin din sa breeding, siguro at least 2 weeks sila sa loop. Saan lang namin siya nilalabas. Tapos, ginugupitan namin sila yung mga pakpak nila para hindi mabigla. Ang ginagawa namin sa trapping, meron kaming bell para pag alam nila pag kakain na sila, pag narinig nila yun, papasok na sila. So, sa stick yan, yung mga stick kami nagamit pagdating ng race, alam na nila yun. Yun
ginagawa kong prevention. Wala, eh, basta, ano, lagi lang silang nakakaligo. Yung minsan, binibilad ko sila dyan sa araw. Yung mga breeder, nilalagay ko sa cage. Yun lang, sa, ayun lang, ligo. Tsaka, yung vaccine, yan, nagbabaksin kami isang beses sa isang taon sa mga breeder. O, ganun, ganun lang. Ay, pagka yung baliling, kung ginagamit namin, hindi na. Kasi baka makahawa pa sa loop namin, o kaya sa ibang mga katabi naming loop, eh, nakakaya. Hindi na namin ginagamit. O, ang adeno, ginagamit din namin, pero sa experience, hindi, ano, eh, pagka yung karera na, yung mga gumaling sa adeno, minsan tumutukod sa ano sa yung condition nila, hindi ganoon. Oh, pero at umuwi, kaso minsan talagang siguro nasa katawan na nila yung adeno, hindi ano. Mahina na yung ibon. Umuwi dahil siguro sa linyada, pero mahirap silang manalo. Pag training season na namin ni Kuya, pag sambahan na ng track, pag turuan na yung mga ibon, malalakas na sila, mga 1 hour na sila umiikot. Nagre-raging na yung mga ibon. Pag nag-training na kami ni Kuya, meron kaming 1 week survival ni Kuya. So, syempre dito sa Sundo, maraming club. So, nalalaro namin ni Kuya yung schedule ng training. So, yung mga ibon namin, training pa lang. Mula Monday hanggang Sunday, meron kaming straight na loading. So, training pa lang, binabatak na namin sila. So, yung 1 week na yun, nakasurvive sila. Tapos, yung masusunod na sistema namin, Monday, matik yung ligo. So, hindi kami nagpumapalya ng Monday, dapat maliligo sila. Tuesday, ginagawa namin, magpo-probiotics lang kami. Kasi hindi kami talaga magamot ni Kuya sa ibon. Kahit na derby na, never kaming naggagamot ni Kuya. Lahat ng training namin, never kaming nagbigay ng electrolytes. Puro tubig lang kami sa kahani. So, yun ang pinagsasalubong namin ni Kuya, honey, tubig, puro ganun lang. During derby, nagbibigay kami ng energy drink ang binibigay namin. So, hindi kami nagbibigay talaga ng electrolytes. Yun sa part namin, sa sistema namin ni Kuya. Wednesday, pag Tuesday, yung ginagawa namin ni Kuya, pag malakas pa talaga yung ibon, pag kaya, first lap, kunyari, first lap dumating Sunday, Monday, ligo. So Tuesday, pag kaya na nila, hindi naman nag-ismasan, hindi nag-guard race. Tuesday morning, nasa alaala na ako niyan, binabiyahe ko na yung ibon ng alaala. So, re-release ko din ng alaala, si Kuya naman yung nandito para mag-abang. So si Kuya yung mag-aabang, siya yung magpapainom, siya na lahat magpapakain. Kapag yung Wednesday namin, Tuesday, tapos Wednesday. Tuesday night, ikakarga namin siya ng truck ulit. Derby yun ha. Tuesday night, ikakarga yun sa truck. So ako, papasok na. Si Kuya yung mag-aabang ng Wednesday. So the next day, Thursday, dadaling ko na naman sila ng alahala. So bali ang tossing nila Tuesday, Wednesday, Thursday. Pagdating ng Friday, basketing namin for second lap na. Yung ginagawa namin. Friday, ginagawa namin, honey sila sa tubig. So tapos, ikot lang sila ng low play kami ng tanghali. Tapos di na namin sila pupersuhin. Pag gusto na nilang pumasok, okay lang. Kasi Tuesday, Wednesday, Thursday, nakalipad na sila ng umaga. Payo ko lang siguro sa mga kagaya namin na newbie lang din kami. So, hindi namin inaano na medyo experience na. Basta ano, kuha ka lang ng mga ibon dun sa ano, sa talagang mga mapagkakatiwalaan. Tsaka wag ganong magamot sa ibon kasi nasusunog ang ibon. Hindi talaga kanya-kanya. Basta kami talaga moron ano lang kami, bike ubo lang, down-down, tsaka tubig yan, honey. Yan lang mga ginagamit namin, probiotics, red cell, wala na iba. Hindi kami nag-electrolyte. Wala talaga. Ayun. Basta yun lang. Basta sa tamang tao ka lang kumuha ng ibon. Yung hindi ka lulukuin. Payo ko lang din sa mga newbie na kagaya din namin sa personal experience sa atin. Hanggat malakas yung ibon, huwag niyang tipiring kumain. Pakainin niyo sila ng pakainin kasi lilipad yan, kailangan nila. So, kailangan nila mag-training, kailangan nila lumipad na lumipad. So, huwag niyang tatabi yung ibon. Parang boxing area yan, bago ilaban, may shadow boxing yan. So, kailangan niya lumipad. So, huwag niyang tatabi yung ibon. Huwag kayong maniwala pag malapit na yung karera, papahingin na namin sila. Wag, kami ni Kuya, last lap namin, Galbayog. Nagtos ako ng angono. Tapos, Thursday night, basketing, last lap. So, ginawa nung ibon Sunday, Galbayog champion. Shoutout sa mga tropa natin at sa pamilya. Wigate. Oh, shoutout sa mga, ano, mga tropang magkakalapati dyan. Ang dami dyan, yung mga Team Marlac. Saka yung mga tropa ko yan, sila Randy,
partner namin si ano, si Boss Gerson Clemente. Pare ko si Davidson, din ano iba. Si ano, Boss Jason Jano, marami. Baka hindi tayo matapos eh. Basta shoutout sa lahat ng mga tropang alapatid natin diyan. Depoy. Shoutout nga pala doon kay Bear Brian ng Bulacan. Sa tropa namin diyan sa Ilog, sila Anggo. Tapos shoutout doon sa Alaala Boys. Hindi tayo nasa zero. Taon-taon yan, meron tayo. Pati kila Kuya Andrew, meron yan, Alaala Boys. Shoutout nga pala sa asawa ko, nakasupport tayo palagi. Dinadala pa kami pagkain, baga nag-aabang kami. Mamaya, di natin shoutout, mapalo tayo. Shoutout din sa ninsis ko, very supportive sa amin. Maraming salamat sa inyo, kalapatids. Especially dun kay Jace Kijun Pansier, maraming salamat sa pagpunta niyo sa Titan Railop. So, marami pa kayong aabangan. Tuloy-tuloy lang kami ni Guya. Gusto kong lumipad ng lumipad, papunta sa Alapaan.